Hello, Ma'am Ruth. Good morning. Good morning. Naririnig ako. Didig mo kita. Ako, Ma'am, dinig mo po? Oo, loud and okay. clear. Okay, Ma'am. Okay, so let's start. Good morning, good morning, good morning po sa lahat. So ako muna yes. po, Ma'am Ruth, ang babati, ha? Okay. So, yes po. So again po, good morning po sa lahat sa akin pong SDO, Batangas Province. Gandang umaga po sa akin pong distrito, Agoncillo District, at sa aking mahal na paaralan, Agoncillo National High School, sa aking mga kasamang guro, at higit sa lahat sa aking mga mag-aaral na patuloy na sumusubaybay. Magandang magandang umaga po sa inyo at salamat po na hanggang ngayong pecha or date ay nandito pa rin po tayo at magkakasama. Tutor Ruth. Yes. Okay, ako na naman. Of course, ito po si Tutor Ruth, ang inyong tutor for this Friday, kasama si Teacher Jota. Babatiin po din po ang aming butihing PSDS, si Dr. Isidora Cicermino, ang aming Principal 3 ng Daniel R. Aguinaldo National High School, si Dr. Leo Villasilo, ang aking Department Head na si Ma'am Rosalina Isondong, ang aking mga master teachers na sina Ma'am Nancy, Sister Jess, at si Ma'am Ruby, at ang aking mga kasamahan sa TLE Department ng Daniel R. Aguinaldo National High School, at of course, ang aking Dahlia students ng no, magandang-magandang umaga sa inyong lahat, magandang umaga din sa ating mga teachers, sa ating mga tutors, at of course, sa ating mga magulang na sumusuporta sa ating mga estudyante. Yes. Okay. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Muli po ako po ang inyong gurong Batanggenya, Tutor Josa. So, ma'am, bigyan po natin ng chance ang ating mga itulay tutis na bumati naman po. Ano po? So, gamitin po nila ang hashtag TLE, tulay, handicraft. Bibigyan po natin sila ng 2 minutes. So, i-play po natin. So, patingin nga po. So, tayo po ay magbabasa ng mga comments. So, hello, good morning po kay Samantha Blasi at Micaela Orlanes Biscocho. Ikaw po, Tutor Ruth, may nakikita ka po ba? Si Janet, yes, si Janet Flag Patayon. Sabi niya, hello, Tutor Josa and Tutor Ruth, happy Friday. Happy Friday sa inyo at kay Samantha Blasi, good morning, Sam. Okay, si Ay. Ariana Dilton, good morning. Yes. Okay. Andyan din po si Renz. Ang atin pong loyal na chuti, si Ronalyn po, nandyan din. Si Rem Yamber, Rem Yamber, tama po ba yung basa ko? Si Clarence Panganiba, nandyan din po. Sino pa pong nakakita mo dyan, Tutor Ruth? Hi, si May, si Incarnacion Minya. Yes. Okay. Good morning para sa atin daw, sabi niya. Okay. Yes, good morning. Good morning po. So, good morning daw ulit, sabi ni Renz Guyber. Kasi si Renz po ay nag-comment na kanina. Unang-una pa. Parang hindi pa tayo naka-live, nagko-comment na siya. So, hello din po kay Zaya May Juliano. So, baka po kayo ay meron pang gustong batiyan. Meron pa po tayong 48 seconds. Ayan. Gumamit okay, ng hashtag. Okay, sabi ni Samantha Blasi, hashtag. TLE. Yes po, ayan po, may humabol pa si Geraldine Alunar. Good morning po. So, good morning din sa inyo. Hello yan, may gumagamit ng ating hashtag. Yes, si Kerobin po pala ay hindi teacher, si Kerobin po pala estudyante. Classmate din po ata sila nila Renz Guyber or ni Samantha. Paki-comment nga, paki-enlighten po ako kung sino siya. Yes po. So, Clarence Panganiban, good morning. Ayan, meron na lang po tayong 5, 4, 3, 2, 1. So, proceed okay. na po tayo sa ating next slide. Ayan. So, Tutor Ruth. So, TLE Exploratory Handicraft Making po ang ating Quarter 3, Week 1. Yes po, tama po kayo. Quarter 3, Week 1 na po tayo. Ano yung tutor to? Bilis, no? Quarter 3 na agad. Oo, so, konting kempot na lang. Quarter 3 na tayo. So, handicraft na naman ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Yes po. Tutor, ano po ang ating topic
para sa araw na ito. Okay, ang ating topic, no? Base din ito sa ating most essential competencies din natin, mm-hmm. na yung LO1 natin is use basic tools in embroidery. So, 1.1, basic tools and materials are identified. So, bago tayo mag-uumpisa, kagaya ng ating lesson sa quarter 1, quarter 2, kailangan alamin natin, no? Talagang nag-uumpisa talaga tayo sa mga tools, Tutor Josa, no? Diba? Mm-hmm. Opo, opo, opo. Kasi po exploratory pa lang tayo. Ano po? Uh-oh. So, alamin muna natin yung mga tools. So, bago po tayo tumalon doon sa mga tools, i-define muna po natin ano po ba yung handicraft na tinatawag. Ang sabi dito, it is a particular skill of making decorative objects by hand. So, yun po pala, ginagamitan lamang ng ating mga kamay. Hindi po tayo gagamit ng mga machine. Ano po? Decorative objects. So, yung po mga magagaling mag-design dyan. Ano po? Oh. Yes, Tutor Ruth? Pero siguro, Tutor Joss, sa pag commercialize na talaga ang ano, may mga ano kasi yan, no? May mga, let's say for example, mga corporate business, ano nila, na gumagawa sila ng mga handicraft, yung mga ganun. Like, so, kung maramihan na talaga, bulto-bulto, mm-hmm. so, nangangailangan sila ng machine talaga. Yes po. Ng pang-handicraft. Pero, ngayon, dahil you are mga tutis, grade 7 pa naman kayo, so, i-learn natin, umpisahan natin na alamin natin na talagang by hand muna tayo, no? By hand. Yes po. Mm-hmm. Yes, Tutor Ruth, i-define muna natin ano po ba yung embroidery kasi ang ipofocus natin po sa handicraft natin ay embroidery. Ano po ba yung embroidery, Tutor Ruth? So, yes, ano nga yung embroidery? Parang nung grade 6 pa ako, meron ng embroidery hanggang na nag high school at saka yung parang pero sa college wala nang embroidery ata. Opo. Embroidery is the ornamentation of textiles and other materials with needlework for personal use and decoration, not only at home, but for offices as well. No? That is, mm-hmm. an English word. Oh, sige, unahin natin muna yan. Yes. So, and then, yung embroidery, you know, is an mm-hmm. English word derived from the old French embroiders, meaning edge and border. Okay. So, ang... Yes, sige, Tutor Josa. Yes, sa textile po pala siya. Ano po? Sa mga fabric po. Ano po? So, embroidery. So, hindi po siya katulad ng yun pong diniscuss natin nung nakaraan na dressmaking. Ano po? Oo. Magkaiba pero, po sila. Pero, Tutor Josa, kasi sa embroidery, meron din naman siyang yung pagkakapareho din nila sa dressmaking because of the tools na ginagamit. Yes, ma'am. Mm-hmm. Oo. Kaya lang sa embroidery kasi, ang sabi niya, ornamentation. So, meaning, kung halimbawa, mga cuties, no, you have a cloth na very, yung plain lang talaga, pag ina-apply mo yung embroidery po. Mag-embroidery ka, na-apply mo yan, so nagiging mas maganda. Kasi from plain cloth, then kung igagamitan mo siya ng, halimbawa yung pag-embroider ka ng kung ano ba yung design na gusto mo. Uh-huh. So yung tela mo na very plain, nagiging mas maganda pa siya. Yun pala po yun. So, ayan na. So, basic tools, materials in embroidery. So, i-define muna natin ano ba yung tools, ano ba yung materials. So, ang sabi dito, tools refers to small or handy devices or instruments used in sewing. Kasi nga tayo ay mananahinahi pa rin. Ano po, sabi nga po ni Tutor Ruth, same lang ng mga tools ang gagamitin natin. Ano po? So, sa materials naman daw are supplies that are consumed and replaced from time to time in finishing a project. So, ito yung kapag naubos, for example, kagaya ng ating mga thread, ng ating mga fabric. So, yun, bibilhin natin yun. Yun yung nauubos pagkakatapos natin gumawa ng isang proyekto. So, ito po, Tutor Ruth, ano pa po? Yes, yung meron tayong fabric, no? Imposibleng mag-embroidery ka na walang fabric. So, yes po. And woven knitted or felt cloth talaga. Meron ka talagang ganyan, no? And then meron kang mm-hmm. thread, a very fine cord composed of strands or strands of
spun silk, flax, or cotton used in sewing. So, meron talaga siyang connection or relationship sa sewing. Sewing, yes, no? Diba? Mm-hmm. Oo, mm-hmm. Kasi nangangailangan tayo ng fabric, nangangailangan din tayo ng thread. Yes, ma'am. So, putulin ko muna, ma'am, ha? Si Kerubin para daw ay itulay buddies, study buddies at magkakaibigan dahil sa itulay po kami ni na Samantha Blasi at Alraisa Said, ano, Saiden, Gasa, na mula po sa ibang... Wow! So, nagkakaroon sila, ma'am, ng iba't ibang nabubuo ang friendship dahil po sa ating itulay. Ano po? So, magpakalayo, magpakakilala. So, malay nyo, pag kayo ay medyo malalaki na, kayo ay magkakaroon na, mag-meet po sila. Ano po? Ang saya po noon. Ang saya noon. Oo. Tapos tayo ang kanilang guest sa kanilang Opo, so may nabuong friendship. Ano po, may nabuong friendship. Ano po, nakakatuwa po. So ayan po, so design naman. So gaya nga sa nang sabi ni Tutor Ruth kanina. So embroidery is about designing. So it is an arrangement of line, form, color, and texture with the purpose of achieving order and beauty. So nagde-design syempre tayo para maka-achieve tayo ng isang ano, ng isang magandang bagay. So yung plain na tela, pinapaganda pa lalo natin sa pamamagitan ng embroidery. Ano po? So ayan, tools used in embroidery. So Tutor Ruth, ayan po ang una. Ano po yung una? Okay, meron tayong tape measure. Okay, this is very common, no? Yes. Sa atin, pag-aralan natin ito. So ang tape measure is the measuring tool used to measure more than one foot distance or material. So meaning, talagang sa ano, sa embroidery din nangangailangan tayo ng tape measure dahil gusto natin eksakto, precise ang ating measurement. So hindi naman pwede na ikaw ay halimbawa may tela ka or cloth na gagamitin and then basta-basta mo na lang na gagawa ka, mag-embroidery ka na without using the tape measure. So, so ano pong Tagalog sa tape measure, Tutor? Tingnan nga natin kung alam ng ating mga tutis ang Tagalog ng tape measure. So, ayan, sabi ni Ms. Janet, fabulous, no romance until after college graduation. Siyempre po, mga bata pa sila. So, yan ay pure studies muna po ang kanilang focus sa ating mga tutis. Tsaka na nga yung mga romance na yan. So, after na yan. Ano po? Parang, so, malay mo nga. Ano po? Oo, parang hindi pa sila pwede dyan sa mga ganyan. Kaya ano nga po sabi ni, after college graduation na lang daw. Ayan, after college graduation. Saya noon. Saya po. So, ayan po. So, patingin nga po. Yan, medida daw sabi ni Kerubin. So, tama kayo. So, ang sunod po natin ay ang gauge. It is used to measure short distance. So, kung kanina po ang tape measure natin or medida is para po sa medyo mahahaba na tela or gawain, ang gauge naman po ay para naman po sa maliliit po na distansya. Okay po. Next po. Thimbles. Tutor Ruth? Okay, ang thimble naman is made from metal. Okay, may metal or plastic used to protect the middle finger from being pricked and pushes the needle while doing embroidery work. So talagang, kung gagawa tayo, no, height and, like for example, sa quarter one, sa quarter two natin, no, talagang we emphasize yung safety. So sa inyong pag, of course, kayo ay gumagamit ng needle, no, yung needle, sumatalas yun. Opo. Kailangan mo ng proteksyon sa iyong ano, sa iyong kamay, sa iyong daliri. Dahil ito kasi ang ginagamit natin, no? So, ang thimble ay talagang nakaka-protect po yan sa ating finger pag tayo nag-embroidery na. Yes po. Siguro po hindi gumamit nito si sino po yan, si Sleeping Beauty, ano? Hindi po gumamit nito ng thimble. Ay, naku, gumamit po ba? Hindi, si Sleeping Beauty kasi, ano, parang wala siguro silang thimble that time. At saka po, ang laki nung, ano nila, ano. Saka ang, ano, ang needle niya, parang, ano yun, laki. Extraordinary. Kaya nga at, po. Ang laki-laki, at saka ang talas-talas, parang hindi naman talaga yung, ano, pantay. Na, opo, nagtutwinkle-twinkle pa yung needle niya. Ano po, kaya po, ayun, hindi na iwasan. So, buti na lang, na-invento po ng mga tabo, dadalang ang tatalino ng mga tao. So, kaya po pala, wala nang Sleeping Beauty ngayon. Ano po? So, ayan po, punta po tayo sa embroidery hoop. So, ano ito sa Tagalog, mga cuties? Alam nyo ba ang embroidery hoop sa Tagalog?
So sabi dyan, it is made of wood, bone metal, or plastic used to make eyelets in the fabric. It is also used to keep the fabric stretched. So kami po kasi nung bata ay nananahe yung para po ang para pong ginagamit siya sa mga barong. Kami po ay nananahe nung kami bata, 5 piso po isang tela na malaki. So yun po ay may mga guhit, tatahian po namin ng mga pa-XX. So ganun po ginagawa namin. So gumagamit po kami niyan. Ang amin po ay dati ay wala pa po yung nasa taas na yan, yung metal na yan, yung pang-adjust-adjust. As in, isang malaki lang po ang ginagamit namin. So ano kaya ang tawag dyan sa Tagalog? Chuturut, ano yan sa inyo sa Tagalog? Parang ano din, embroidery hoop. Wala pong Tagalog sa inyo yan? Ano ba ang Tagalog ng embroidery hoop? Sa inyo mawala. Oo, kasi ang advantage nito, yung tela mo, pag ilagay mo yan dyan, kasi may lock yan, mm-hmm. hindi nag-move. So, talagang opo. Yung pag ano mo, kung ikaw ay nag-embroidery na, or you're having a needlework task, hindi siya nagukusot, saka yes. Hindi siya nag-move. So, opo. Talagang maayos ang iyong ang iyong pagtahi or yung pag-embroidery mo, yung ganun. Opo, yan po ay dalawang piraso, isang malaki, isang maliit. Ano po, so yung malaki, ilalatag mo, and then ilalagay mo yung tela mo, and then ilalagay mo kasunod yung maliit. Tapos hihilahin mo lang yung mga gilid-gilid para maging as in patag na patag yung gusto mong tahiin. Ano sa kanila, wala? Sabi ni Sabi ni Mayor, si Incarnacion Minya is Redondo. Redondo, ma'am. Sa amin, ma'am, yan. Redondo ang tawag sa amin. Yeah, pareho kami ni May. Redondo, ma'am, ang tawag sa amin. Redondo. Sa... Redondo. Parang Redondo. Sa Batangas, ma'am, Redondo ang tawag. So, ayan, sabi ng iba ay Borda Hoop. Sabi nila Joward, sabi nila Renz. So, Borda Hoop. Ang sa amin po yan ay Redondo. So, okay na tawagin yung embroidery hoop. Ano po? Okay lang yan. So, next tutor route. Ano po bang ating next? Okay. Meron din tayong embroidery scissor because ang daming, ang daming klase scissor. So, meron din tayong tinatawag na embroidery scissor. Now, it's small, sharp, and pointed. Good for fine work use for trimming, scallop, clipping threads, and cutting large eyelets. So, ito yung embroidery scissor na talagang for embroidery purposes siya talaga. So, maliit lang po yan ha, pinalaki ko lang sa picture. So, sabi po ni Miss Janet, Redondo means round. O nga naman, may sense. Anong Redondo? Round. Okay po. So, sewing box naman tayo. So, ano ba yan? Sewing box. Pag sinabi natin pong sewing box, hindi naman as in kailangang box na may four corners. Ano po? So, anything. Pwede po yung mga lagayan natin ng biskuit dati or lagayan ng mga hopya. Pwede po yun. So, may nabibili na rin po ngayon na sewing box. Okay lang po yun kahit ano po. Ang sabi dyan, it is used to keep together the embroidery tools and materials. So, nawala po ata ang PowerPoint ko. Ma'am Ruth, kita mo pa po ako? Oo, nandyan pa. Ang PowerPoint, ma'am, okay pa po? Okay lang, okay lang. Ah, okay. So, punta po tayo sa next. Tutor Ruth, ano po ang ating next? Okay, ang ating next ay bag. Okay, ang ganda naman ng eco-friendly bag. Mm-hmm. Keep work clean and fresh. Have a bag made from washable material to hold your work when not busy on it. Okay. Mga tote bag po, ano? Bag, no? So, I think, kahit na siguro, halimbawa, kung meron sila sa kanilang bahay na hindi naman talaga ganitong-ganito, na washable bag, pero talagang magamit nila, na pwede naman gamitin, huwag nang bumili po. Yun na lang kung po. Ano yung meron sa inyo. Yun po. Katsa, ma'am. Katsa. Ano? Oo, pwede katsa. Ang katsa. Maganda ang katsa. Yes. Ayan. So, punta naman po tayo sa materials used in embroidery. So, ang una po natin dyan ay ang fabrics. So, fabrics are sometimes referred to as cloth, which are of great variety and they differ in material, weight, weave, design, color, and finish. So, tutorot, marami po tayong iba't ibang uri ng fabrics. Tayong, ano po? Yes, pero ito, nakakategorize pa po siya into 3. Ito po. So, meron po tayong tatlong uri ng fabric. So, ano-ano po ba yung tutoro po? Okay, meron tayo. Number 1, common weave.
Number two, even weave. And number three, basket weave. Okay, ano kaya ang ibig sabihin ng bawat, ano ito, bawat weave? So, bago po natin ituloy kung ano po ba yung pagkakaiba ng tatlo, i-define muna natin ano po ba yung tinatawag natin na weave. Ang sabi dyan, it refers to the way the warp and weft yarns are interlaced in a fabric. In the most basic of fabric weaving, the threads, so lengthwise, so ang tawag pala po doon sa thread na palengthwise ay ang tinatawag natin warps at ang crosswise ang pa-webs. So, go criss-cross. So, pa-XX po siya in the simplest pattern at right angles to each other. So, ito po, tutor root, ang ating common weave, tutor root. Yes. Okay. Ano po so, ba ang ating? Yes, yan ang ating weave. Common weave. No? So, ang common weave is, this is a weave with the most simple interlacing, but it makes for very strong and firm fabric because these interlacings are more frequent than any other weave. Familiar so, kayo dyan, Tutor Root? Sila kaya familiar dyan? Di ba po pinapagawa yan sa arts? Ano po? Oo. Tapos ano ito, very familiar because sa pangalan pa lang niya, no? Common. Common weave na talaga siya. So, very common ito sa atin lahat. Pero minsan siguro merong mga cuties or kahit sa atin meron na hindi siya common para sa atin. Parang ganun. So, hello po. Good morning po kay Lawrence Hermy Pastor Zamora. Hello sa inyo at kay Aliana Munsaya. So, additional information po. Ang sabi dyan, in this weave, the warp thread is interlaced over the weft thread by alternately lifting and lowering of the yarns. So, yan po ay salitan lamang. Ano po? Sa, kumbaga, sa pag parang banig, salitan lang. Pasok, labas, o, pasok, parang, labas, ano taas, siya, baba, taas, baba. Ano po? Ganun lang po. Parang Tutor Josa, parang may ano na siya, pattern. Mm-hmm. Parang may pattern na siya na ano na talaga yung dediretso mo na lang para hindi ka nahihirapan magtahimik. Pareho po kayo ng sinabi ni Kerubin. Ayan, parang may pattern na yung web po sa arts namin. Ayan, okay, tama Kerubin, yes. Ang galing. So tama. So additional pa po Tutor Root, ano pa daw po ang common web? Okay, the thread in this type of woven fabric all run in simple perpendicular weaving pattern that resembles a simple chalkboard pattern. So, okay. Yan po ang additional information about common weave. Opo, parang yung pinaglalaruan lang po natin ng ano ng mga dama, ano po, ng mga chess, ano po, ganyan po ang itsura niya. Dahil meron na siyang ano. Yes po. So, punta po tayo sa sunod. Ang even weave are intended for hard danger embroidery since the number of thread per square inch is same for both warp and weft. So, yan po yung nakita ko na halimbawa ng even weave. Yung ginagamit po sa cross stitch. So, even weave po. So, ang sabi dyan, so pareho po kasi ang number ng warp at ng weft. So, yung pong nasa babang picture, so yan po ay yung sa barong. So, yan po yung tinatawag na hard danger embroidery. Ano po? So, next po, Tutor Root. Ano po kayang basket weave? Basket weave, this is a variation of the plain weave but with more than one thread. Two or more warp fibers alternately interlaced with two or more weft fibers. Yes po. So, good morning po kay Ma'am Ezra. So, hello kay Carlito Miguel, kay Lawrence. Hello sa inyo. Hi, Ma'am Ezra. Yes po. So, ayan po ang sample ng itsura ng basket weave. Ang sabi yan, instead of the over-under pattern, so kagaya nung kanina, yung common, di ba yun ay over-under, over-under. So, sa ito daw ay over-over, under-under pattern. So, magkaibang magkaiba po. So, kung mapapansin nyo naman po sa picture, ano po? So, ayan po. So, ang next na po natin ay ang, yan, Tutor Root. Ang huli natin ay ang, okay, meron tayong thread. Of course, ay napaka-importante ito. Hindi natin magagawa yung ating embroidery kung wala ito. It's available in various types. They differ in terms of texture, fiber content, number,
or strands and color. Color. Yes. So, ano po yun sa inyo sa Tagalog, Chuturot? Ano po sa inyo sa Tagalog ang thread? At thread, di ba yung sinulid? Ah, sabi po kasi may iba pang tawag, may tawag pa sa amin panahe. Hindi ko alam kung bakit gano'n. Siguro yun ay pantahe na ano lang, na iba lang ng iba, kaya naging panahe. Sabi po ay panahe, sinulid, so pareho lang po yan sa amin. So okay. Bamboo po yan. Ano yung bamboo kaya? Ano kayong sinasabi ni Lawrence? So sinulid daw. Ako yung may katukayo, si Diyos sa Espiritu from Immaculate Chrysostomo. So ayan okay. Po. So punta na po tayo sa ating learning task. So ang gagawin lang po nila ay rearrange the jumbled letters to form the correct name of tools or materials being described on the given statement. Type in your answer in the comment section. So i-type lang po natin ha. So ito po ang number one. Tutorial number one. Number one, referred to as cloths, are of great variety and they differ in material, weight, weave, design, color, and finish. Okay, what is your answer? So, ready na daw sila. So, anong sagot niya sa number one? Ready na daw sila eh. Okay, let's reveal the answer. Ang bilis naman mag-type nitong isang to. Ayan na. So, ang bibilis okay. Nila. Si Red, si Kerubin. Ang bilis ha. Okay. Sabi nila is fabric. So, tingnan nga po natin. Yes. Tama yes, po. So, number fabric. One is fabrics. So, number two. Measuring tool used to measure more than 1 foot distance or materials. Ano naman daw itong ginagamit natin pag medyo mahahaba or more than 1 foot distance na ang gusto nating i-measure. Ano kaya ang number two? So tama lahat sila sa number one. Ang gagaling. Kerubin, Janet, Jane, Shaira. Wow, si Shara okay. Nandiyan na ulit. So si Ariana... tape measure. Meron na po. Si Janet, tape measure. Meron na po. Tama kayo. Tape measure. Yes. Very good. So, number three. Yes. Number three, to the root. Okay. Number three, a tool used to keep together the embroidery tools and materials. Okay. So, number ano three. Kaya ang number three? Number three. Yan. Tama lahat din sila sa number two. Gagali ka. Oo nga. So, parang madali lang yung topic natin ngayon. Okay, ano po? So may answer na. Sewing ano box, po? According to Renz, sewing box. Yes, tingnan nga natin. Yes, okay, sewing box. Bin, tama sewing po kayo. Okay, very good. Shara, sewing box. Yes. Shara Cristel Duyak, good morning, my student. Opo, nagbabalik okay. Nagbabalik yan, Tutor Ruth. Okay, so for number four po, a tool used to protect the middle finger from being... preet. Para daw hindi tayo maging sleeping beauty, ano ang ating gagamitin na tool? Okay, so, number natin. Four. Ano kaya number four? Tingnan so, ayan si Marge Ashike de la Mesa. So, okay. Box daw. Sina Macy. So, ano po? Sino po? Answer is according to Kerubin, symbol. Janet ang bilis nilang mag-type. Ano po? Ang bilis symbol. Mag-type. Oh, very good. Yes. So, ang tama is a thimble. So, number five, Tutor Ruth. Okay. Number five, a tool used to keep the fabric stretch. No? Ano kaya yan? Yes. So, medyo mahaba-habang ano yan, pagtatay. Mahaba-haba. So, thimble, thimble si Ren. Thimble din. Thimble. Janet. Thimble. Parang walang nagkamali. Ano po? Lahat po wala. Ay tama. Si Jane, thimble. Okay, May. Ako, Kerubin, yeah. Embroidery hook daw. Bilis talaga mag-type. Ang bilis mag-type. So, i-reveal ko na po ang number okay. Five po is embroidery hook. So, tama yes. Po kayong lahat. So, Laura, ayan. Si May, si Kerubin, si Lawrence. Yan, tama po silang si lahat. Samantha. Tama po lahat. Oo, ang gagaling naman nila. Ayan. So, yan. Ngayon po na alam na natin ang tools and materials in embroidery. So, ano nga bang kahalagahan nito, Tutor Ruth, di ba? So, kung yeah. Alam natin yung mga bagay na yon, kahit na hindi lang sa embroidery, di po ba? So, sa lahat ng bagay, so, kapag alam natin yung mga tools and materials na ginagamit, so, nagiging successful ang ating trabaho. Ano po? Yes, at nagiging efficient ka rin bilang yes. Isang estudyante, not only sa isang estudyante, kahit sa ating mga teachers, no, pag alam natin kung ano yung content ng ating mm-hmm. lesson, meaning madali na lang para sa atin. So, kagaya lang din sa kanila. Pag alam na nila kung ano yung mga tools and materials, madali na lang para sa kanila.
At ayan po, ang sabi pa dyan, it helps to prevent accidents. So, ayan naman lagi, di po ba? Lagi, yes. Safety first, di po ba? Safety, yes. First. Hindi dapat natin pinagsasawalang bahala ang ating ang pagkakaroon ng aksidente sa isang lugar. So, dapat po lagi yan, kung maiiwasan ay dapat laging iwasan. Ano po? At ang sabi dyan ng huli ay, it saves time, effort, and money. So, yun naman po ang pinakamaganda. Ano po, Tutor Ruth? Ang daming, yes, na-save. Ang daming na-save. So, so, pwede nang i-save at buksan sa bagong taon. Ano po, para po may pambili po sila ng kung ano mang gusto nilang bilhin. Ano po? So, ayan, yes, po, Tutor Ruth. Para po sa kanilang reference, saan po ba natin ito kinuha? Okay, para sa references po natin ay sa CLMD4, page 7 and 8, CLE Handicraft Making, Exploratory Course, Calabarzon, 504A, that's QUBE, Pictures are from Canva. Tutor at ang, yes, ating mga tutis, oh, tigam mo, sabi nila Lawrence, Miss Janet, si May, si Jade, si Jose Espirito, March. So, ang yayabag, sabi 5/5. Ayan naman. Oo, tapos Tutor Josa, sabi pa ni Kerubin, iba po ang TLE ko, pero masaya po ang topic na ito. Maraming salamat po. Maraming ayun na nga po. Maraming salamat po. Kasi po, minsan po talaga yung iba, kahit po sa amin pong school ay iba. Pero ang dami po kasi... Ang dami po kasi ng strand ng ating TLE. Ano po? So, napili lang po tayo ng as in talagang engaging. Ano po? So, maraming salamat pa rin. Kahit na nga po iba yung kanilang itinuturo sa kanilang school is nanonood pa rin po sila at sumusuporta po, yeah, sa atin. So, yan naman po ang kagandahan. Yan po talaga yung gustong matuto. Ano po? Hindi lang po para for the sake na ay turo to sa school yung ang ating mga yan ka huhusay. Ano po, as in matalino po sila. Ano po, matalino. Okay, siguro it's bye-bye time na tayo, Tutor Josa. Yes, ayan po, Tutor Ruth. Muli po sa lahat po ng ating mga tutis, mga magulang nila, sa inyo po, Tutor Ruth, sa akin po nga kasamahan natin po sa TLE po. So, maraming salamat po sa inyong suporta. Ako po muli inyong gurong Batanggenya, Tutor Josa. Okay, ako naman po si Tutor Ruth ng SDOCT ng Daniel R. Aguinaldo National High School. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin. Till next Friday po. Kita kids! Yan po. Kay Tutor Mike, Tutor Nexel, and Tutor Liway. Sila na po ang sunod. So, thank you po sa lahat. Maraming salamat po.